hindi? Oo. Pwede. Ewan. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Halos araw-araw si Princess ang kasama ko noon. And siya nagparamdam na hindi ako nag-iisa sa mundo. Naging katikbahay ko si Dieter before pandemic. Nagustuhan ko sa kanya yung pagiging mahinahon niya. Nakakakalma kasi. Gustong-gusto ko din yung pagiging family-oriented niya. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Hindi ko tinatangging may shota na ako dati pa. Pero si Princess yung nandyan para sa akin. Pangalawa man siya, pero totoo yung pagmamahal ko sa akin. Hanggang isang gabi, habang nagiinuman, nadulas yung pinsan ni Dieter sa akin. Doon ko nalaman na may long-time GF pala siya. Third party pala ako. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Alam kong mali ako, kaya gusto kong ayusin. May chance pa kaya na pagkatiwalaan ako ni Princess? Akala niya ba matatanggap ko maging third party? Balak niya bang diwain lahat ng magiging kapitbahay niya? Ngayong tag-init, may mga puso pa rin nanlalamig na muli naming pagtatagpuin. Kilalanin natin ang mag-ex na sina Dieter at Princess. Is there a second chance in love? Hindi? Oo! Pwede? Ewan! Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitira segundo kaya so much, MMG, sa pagsama sa amin dito sa Hope. And welcome dito sa Hope, Princess and Dieter. Magkamusahan na muna kayong dalawa dahil matagal na rin kayong hindi nagkita at nag-usap. Hi, kamusta ka na? Okay naman. Kamusta mo naman si, ano, si Princess? Ikaw, kamusta ka naman? So far, okay lang din. Nalulungha-lungha si Princess. Bakit? Siguro yung sakit na binigay niya sa akin nandito pa rin nung nakita ko siya. Umiiyak na si Dieter ngayon. Dieter, ba't naiiyak ka? Nakita mo pa lang si Princess. Nagpa-flashback lang po yung mga nangyari. Alam mo, para tanggalin muna natin yung luha. Mas maganda yan kung pag-usapan natin. Good vibes muna tayo ngayon, Alex. Pagkwentuhan muna natin kung paano nagsimula ang inyong relasyon. Bali, nagsimula po yun nung umuwi po ako galing sa Makati from Valenzuela po. Nagstay po ako sa pinsan ko and
Doon po kami accidentally nagkakilala sa isang occasion po nung kapitbahay po namin. Eh, magkalapit lang naman po kami. And also invited din po siya and ako po. And inintroduce po ako nung pinsan ko sa kanya. And doon na po nag-start ang lahat. Ano na gusto mo kay Princess? Ano po siya, napaka-enjoy niya po kasama and napaka-sweet niya po in person. Wow! Ito naman si Princess ang sagutin natin. Princess, bakit mo naman sinagot si Dether? Ano naman yung nagpatibok ng puso mo tungkol sa kanya? Actually po, hindi ko siya sinagot na natural na parang nanligaw eh. Kasi one time, sinabi ko lang sa kanya, hindi ko, gusto kita, napaka-family oriented mo. Kaya sana naintindihan mo na gusto din kita. Oy! Tapos yun na yun. Naging na. Kayo na. Ha? Ano na po? Naging kayo na. Ano yung namimiss yung ginagawa ninyo nung magkasama, nung kayo pa? Naglalakad-lakad lang po sa tabi. Tapos, ano, kung nag-imagine ng mga future. Together. Yun pala, may future na talaga siya. Ayun na. Teka lang. Ito na yung nalaman mo na meron pala siya. Isa ka palang third party. Oo. Yes po. Paano mo nalaman? Bale, birthday po ng kapatid niya. Nasa isang table kami. Tapos, si Jeter nasa kwarto na niya. Tapos, sabi ni James na rin, magkaharap lang kasi kami. Sabi niya ganun, kamusta na sila ni Angel? Tapos, sabi ko, ha? Sinong Angel? Tapos, sabi ng pinsan niya sa akin, sabi niya, oh, wala yun. Huwag mo na lang pansinin yun, sabi niya ganun. Tapos, sabi pa ni James, ng kaibigan neto, sabi niya, hindi, kaibigan lang namin yung classmate, ganun. Tapos, paano mo naman nalaman? Nagkutob ka na ba noon? Nagkakutob na ako noon, sabi ko, parang, hindi na ako pinatulog ng gabi na yun eh. Sabi ko, ano ba yun? Parang may iba eh. May iba sa na akong nararamdaman. Oo. So, tapos, ano nangyari? Di nag-stalk ako sa Facebook niya. In-stalk ko yung Facebook niya hanggang kaduluduluhan. Hanggang sa may nakita akong nag-comment sa isa niyang post. Tsaka may naka-heart na react. Babae. Kaya sabi ko, sino tong babae? In-stalk ko yung babae. Nakita ko na andun lahat, naka-heart siya, naka-comment. Ang ganda mo talaga, ganun. Tapos may picture sila together. Yun si Angel. Like yes po. Yun si Angel. Ikaw naman, Dether, hindi ka ba kontento na meron ka ng girlfriend? Tapos may girlfriend ka na, pinatulan mo pa to si Princess. Hindi po. Bali po kasi nangyari po sa amin nun. Misunderstanding po yung nangyari sa amin nung girlfriend ko po before. Kasi once nun lumipat po kasi ako from Makati to Valenzuela, naka-tough po kami ng communication and afterwards po nagkakilala po kami and dun po kami mas nag-click parehas. Pero hindi pa kayo nagbe-break nun nung girlfriend mo? Hindi pa po kami officially break. Pero di na po kami totally nag-uusap that time. Anong ginawa mo nung nalaman mo na third party ka pala? Kinumpronta ko po siya muna eh. Sabi ko, sino to? Sino tong Angel? Kaya si chinat ako ng babae eh. Ha? Chinat ka? Opo, chinat siya nung kaibigan na ito. Anong sabi sa'yo? Sinend yung picture. Kasi parang naano rin yung kaibigan niya na ayaw niyang itolerate yung ginagawa niya. Sabi niya ganun, sabi niya, sino ka? Sabi niya ganun, bakit palagi kayong magkasama ni Jeter? Sabi niya ganun. Sabi ko, sino po ba kayo? Sabi kong ganun. Sabi niya, girlfriend niya ako. Sabi niya, tapos sabi ko, ha? Ay, sige po, sabi ko ganun. Wala, nagka-misunderstanding po siguro kami dalawa. Hindi mo in-explain dun sa girlfriend na girlfriend ka rin? Hindi po muna ako nag-explain kasi nagulat ako. Sabi ko, ano to? Sabi ko ganun. So, paano mo sinabi kay Dieter? Dieter, tapos na tayo. Hindi po ako nagpaalam sa kanya. Umalis ako, lumipat. Dinak ko siya sa lahat ng contacts sa social media. May dahilan ba, Dieter, kung bakit mo nagawa ito? Actually, meron po. Ano? Ginawa mo ito kay Princess dahil? Ano po, bali po kasi, naghahanap po kasi ako ng attention na hindi nabigay ng pamilya ko.
So, si Princess ang nagbigay ng atensyon sa'yo. Ba't yung girlfriend mo ba hindi ka binigyan ng atensyon? That time po kasi, ano, hindi na po talaga kami nagkaka-communicate after lumipat nga po ako ng Valenzuela. Mm. Okay. So, kay Princess mo nakita yung hinahanap mo sa mag-gusto mo sa isang babae. Tama ba ako? Yes po. Okay. At sa family, di ba? Pero matapos nating marinig na yung mga kwento nyo, mga saloobin nyo, dahilan, mga sakit. Alam kong meron kayong hinandang letter para sa isa't isa. Kaya naman, papakinggan na muna natin ang sinulat mo, Princess Kay Dieter. Hi, Dieter. Kamusta ka na? Grabe ah, tagal na natin walang communication at hindi nagkita. Simula nung nalaman ko na kabit or third party mo lang pala ako, sinubukan na kitang burahin sa isipan ko eh. Pero hindi ko magawa. Hindi ko akalain na magagawa mo yun sa akin. Akala ko bola lang kaya mong paikutin. Ako rin pala. Paniwalang paniwala ako, grabe. Kahit yung family mo, hindi makapaniwala na pinagsabay mo kami ng girlfriend mo. Masarap bang manloko? Nakakatuwa ba? Sana hindi, kasi parang sinaksak niyo ako ng paulit-ulit. Pero kung masakit yung ginawa mo sa akin, sure ako na mas masakit yung naramdaman ng girlfriend mo. Wala akong galit na nararamdaman sa girlfriend mo dahil ako ang third party eh. Anong karapatan ko? Ang pogi mo, Jeter. Dumalawa ka pa. Pero ang totoo, it's been 1 year and 6 months simula nung nalaman kong third party ako. Pero bakit hindi ka mawala sa isip ko? Bakit namimiss at mahal pa rin kita? Pero hindi porket sinabi kong mahal kita, dapat na kitang habulin. Pagdating kasi sa'yo, ang kadikit ng salitang mahal kita ay kirot at pain sa puso ko. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit obsessed na obsessed ako sa'yo hanggang ngayon? Palihim ko na lang siguro itatago ang pagmamahal ko sa'yo. Sana dumating yung araw na may magmahal sa akin, hindi bilang pangalawa, yung hindi ako gagawing third party. At sana kapag nangyari yun, hindi na ikaw ang laman ng puso ko. Hi, Princess. Kamusta ka? It's been a while since ulit tayo nagkita. Sana this time, pakinggan mo yung explanation ko kung bakit ganun ang nangyari. And sana, magkaroon pa ako ng second chance to redeem myself. Ang sikretong hindi ko mailabas dahil alam kong iiwan mo ako at masasaktan kita. Ang tagal kong pinag-isipan kung paano ko sasabihin sa'yo yun. Pero ayaw kong saktan ka at the same time, ayaw ko rin na mawala ka sa akin. Dahil ba yun sa feelings ko tuwing nakakasama ka? Alam mo, nandito pa rin ako ang iyong tahanan na maaari mong balikan at maaari mong uwian. I feel so happy tuwing kasama kita. Binigay mo yung atensyon na hinahanap-hanap ko. I admit, mali ako. Siguro masyado lang ako naganap ng time na di mabigay ng girlfriend ko. Nung nahanap ko yun sa'yo, di ko mapigilan ang sarili ko. Alam kong masasaktan ka kapag nalaman mo. Hindi ko nagawang sabihin sa girlfriend ko na meron na akong ibang mahal. Hindi ko nagawang sabihin sa'yo na meron akong girlfriend that time. Pero andito ako ngayon para sabihin na masinigitan mo ang pagmamahal ng girlfriend ko. Gusto ko maging better man para sa'yo. And sana ma-fulfill pa natin ang mga dreams natin together. Alam mo, ikaw pa rin kahit masakit. Ikaw pa rin kahit nakakadurog. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko kahit wala ka na sa'kin. Ikaw pa rin kahit di na ako. Ikaw pa rin. Napakaganda naman yun, Princess. Ano naman ang reaction mo sa mga sinabi sa'yo ni Dieter? Totoo na ba yan? Oo. Ngayon naman, Waki, ay sisimulan na natin ang 7 Questions of Hope. Maaari nyo lamang sagutin ang mga katanungan nyo para sa isa't isa ng hindi, oo, pwede, o ewan. No explanations needed. Ito ang 7 Questions of Hope. Ilalim ko, isip pa ko ang puso.
ko nitong, nitong, nitong. Sinong bibiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Kaya pa rin ba ng girlfriend mo? Hindi na. In a relationship ka na ba? Hindi. Sinota mo lang ba ako dahil ako yung mas malapit sa'yo? Hindi. Sasagutin mo pa ba ako dati kahit alam mo may girlfriend na ako? Hindi. Kung ako ang tunay mong girlfriend, gagawin mo rin ba sa akin yun? Hindi. Magtitiwala ka pa ba sa akin ulit? Ewan. Binalak mo bang sabihin sa akin na third party lang ako? Ewan. Kung wala akong girlfriend, nakita mo ba ang future mo sa akin? Oo. Dalawa lang ba kami ng pinagsabay mo? Oo. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong mahal, mas mahal kita kaysa sa girlfriend ko? Hindi. Natumbasan ko ba yung pagmamahal ng totoo mong girlfriend? Oo. Kung naipaghiwalay ako sa girlfriend ko dati para sa'yo, tayo pa ba hanggang ngayon? Pwede. Gusto mo bang gawin akong legal na GF mo at hindi third party lang? Oo. Bibigyan mo pa ba ako ng chance to love you again? Ewan. Ngayon, Wacky, kailangan na nating malaman ang importanteng desisyon ni the Princess at Dether sa kanilang relasyon. Dether and Princess, gusto niyo pa bang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang inyong relasyon? Tatanungin uli natin sina Princess and Dether kung gusto pa ba nilang bigyan ng second chance ang kanilang relasyon. Maraming salamat, Princess and Dether, sa pagbahagi nyo ng kwento sa amin. Okay lang yan, Princess. Meron at meron darating lalaki na magmamahal sa'yo ng lubos-lubos. Si Dether kasi parang meron siyang mga inner problems, di ba, na kailangan pang harapin sa family. So I think kailangan lang din niya mapag-isa muna, siguro as of siguro, the moment. Kailangan niyang ayusin na muna. But you'll never know in the future. Oh. Thank you so much for sharing your story. Magbabalik pa ang lunch out. Bagwell!